Nasa loob kayo ng mata ng isang di pangkaraniwang bagyo. Walang makakalabas at makakapasok dito hanggat hindi ko nakukuha ang Asgardum na nakabaon sa bayang ito at ang martilyo ni Hammerman. Kung wala nang magagawa ang mga tao, baka isang moto na makakatulong sa atin. Bibigyan ko kayo ng paraan para makapasok sa bayan, pero hihingi ako ng kapalit ang iyong gintong buhok, mahal na Diyosa. Kailangan natin makahanap ng lulusutan para makalabas tayo. Alam niyo naman yung mga gagawin niyo, di ba? Alam namin kung saan nakatago yung Asgardum. Ituturo namin sa inyo. Bakit kailangan natin maghintay na maligtas kung pwede naman tayong tumakas on our own? May emergency lang ho. Paggamitin niyo na kami ng banyo. Nasaan ba ang Asgardum? Doon! Nalino! Hindi ko ibibigay sa iyo ang buhok ko. Kung ganun, wala rin ako matutulong sa inyo. Paano nang San Juan? At si Victor? Victor? Victor, andito na kami. Tara na! May narinig ako kanina. May grupo daw na lalaki na tatakas. Sabihin niyo kay Aring mo, dinalaging tapat kami sa kanya. Nakatakot na! Saan punta natin? Sa planta. Doon nila tinila yung mga babae. Gusto ko magbigay ng mensahe para sa mga karating bayan. Ako na ang maghahari ng New Guy. Anong gagawin mo, Mala Diyosa? Magulos nili ka! Ang Mala Diyosa! Gagawin niya talaga lahat! Para sa pagmamahal niya kay Victor! Hoy! Saan kayo pupunta? Tumuro nila sa amin kung nasaan ang Asgardo. Talaga? Kasama kami! Gusto rin namin makita ang mahiwagang metal! Kulit niyo naman. Sayang, pinadaan niyo na lang kami. Ayos lang kayo, tay. Salamat, Victor. Salamat. Victor, pwede tayo magsaya ng oras dito. Sabi na. Laban namin yung mga kaaway ko sa kami binabantayan. Teka, akala ko nakakulong kayo dito. Tarsi! Tarsi! Anak! Tinulungan ako ni Victor, mga kasama niya. Maraming salamat, Victor! Teka, sandali. Kung hindi kayo nakakulong dito, sino? Yung mga bata, kuya. Sila Meloy, nandyan sila sa loob. Wala si Meloy dito. Tiga, paano wala si Meloy? Nasaan yung anak natin? Kanina hiniwalay sa amin yung mga bata. Tapos nakita namin na tumakas si Meloy. Tumakbo siya. Ang sabi niya, hahanapin niya daw si Hammerman, tatawagin niya daw. Pero nakita namin na may mga sumunod na kawal sa kanya. Nagbakasakali kami na baka dinala siya ulit dito at nahuli siya. Nanahuli na lang ng kawal yung anak natin para nakita ko. Mas hindi ko alam gusto ko siya hanapin ngayon. Maglalapit. Hanapin natin si Meloy. Huwag kang magalala. Maanas natin ang anak natin. Nataapang at maabilidad yun. Kung saan, baka kung saan lang nakapagtago yun. Saan natin nahanapin si Meloy? Sasama ako. Hindi, ito. Delikado. Kuya, kuya, kaya rin namin lumaban. Kaya kami nakatakas kanina. May paparating na mga kawal.
Tago kayo sa loob, dali. Tago sa loob, sa loob, sa loob, sa loob, sa loob. Okay, may nang. Sige na, sige na. Sige na, sige na. Nila yung mga anak lang, di ba? Kanina pa ba kayo dito? Oo, bakit? May problema ba? Nakatakot kasi yung mga babae. Nakita niyo ba? Wala kaming nakita. Mga nakita ba kayong lalaki rito? Natakasan kami. Wala. Maayos trabaho namin dito. Tulog na yung mga bata. Umalis na kayo. Tara na. Teka muna. Hindi kami dapat nandito eh. Nabigyan na namin yung mga impormasyon na gusto ninyo, di ba? Tsaka dapat din nyo kami pinapahirapan eh. Yung Victor. Yung Victor ang magtanggol. Kasi siya may pasimunong tumakas eh. Umahili kayo! Parang asawa't anak ko yun ah. Ayos din yung anak mo eh. Buti nga tumakas yung kapatid ko eh. Naligtas yung mga bata. Ano mong sinasabi? Uy, ikaw nga. Baka marinig nila sa akin. Ikaw tuwain eh. Ikaw tuwain eh. Gusto niya ng pahuya. Sumawa kayo! Bilis! Ligtas tayo sa ngayon. Ito na lang, hindi ka na halata. Muntik pa tayong mabuko dahil sa isa dito. Alam mo, sigurado naman ako. May magandang dahilan kung ba't ginawa yun ang asawa at anak ko. I'm sure they did that for the greater good. Teka nga pala, tita. Ba't kayo lang nandito? Nasaan si Gwen? Katakas yung ibang babae, Malnari. Sila na lang nahuli namin. Gwen! Dan! Diyan ka lang! Ganun ang ginawa nila sa'yo. Tahimik! Anong ginagawa ng mga yan dito? Bawal makita ng mga lalaki ang pamilya nila. May problema, mahal na hari. Nakatakas ang karamihan sa mga lalaki ang ginagawa. At pinangunahan ito ng nagngangalang Victor Magtanggol. Si Victor? Galing niya. Walang niya! Ang iyong mga mortal! Anong gagawin mo, mahal na hari? Binabastos ka na ng mga taong ito. Minamaliit ka nila dahil wala na sa iyo ang Mjölnir. Hindi ako papayag. Wala man sa akin ng Mjölnir. Pero may sarili akong armas. At matitikman ng lupit nito. Tinulungan kayo lahat ni Gwen makatakas? Oo, oh, kuya. Ang galing niya ngang lumaban eh. Para siyang Amazona. Pero teka. Kung wala si Gwen doon, she might be in danger. Victor, tulungan natin siya. Teka muna. Victor, paano si Meloy? Yung pamangkin mo? Nga, teka. Ang papa niyo. Hindi na natin alam kung ano nangyayari sa kanya sa ospital. Paano kami? Iiwan niyo ba kami dito? Paano kung bumalik yung mga kawal? Tama sila. Kailangan muna natin silang ilipat ng lugar bago tayo umalis. Meron ako alam na lugar. Safe silang lahat doon. Kung gusto mong mangilabot ang mga tao, kailangan makita ng lahat ang gagawin mo. At kapag nakita ng lahat na kaya mong saktan ang mga mortal, hindi lang sila ang susunod sa gusto mo, kundi pati si Hammerman.
Victor. Si Lynette tsaka si Mama ay nag-aasikasa sa mga nasugatan. Tumutulong din si Anne. Pero pinapasabi na nila na hanapin natin si Meloy. Alam mo, Tim, pag nalaman ng daddy mo ang ginagawa mo sa property niya, magagalit yun sa'yo. Kita, nobody cares about this property anymore. Besides, malapit tayo sa bayan. Which makes this perfect headquarters for us. Salamat, Tim. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman magtatagal to. Gagawa tayo ng paraan para mapaalis agad si Modi sa bayan na to. Really? Paano mo gagawin yun? Eh, wala ka naman binatbat. Excuse me lang po, ah. Itong sinasabi niyong walang binatbat, ito nagdala sa inyo dito sa ligtas na lugar na to. Tama na. Tama na. Huwag na tayong mag-away-away. Opo. Namin ko mahina ako. Pero may kilala ako. Makakatulong sa atin. Isang diyosa na kayang tapatan ang lakas ni Molly. Si Sif. Saan mo naman balak hanapin yun? Hindi ako makapaniwala sa nagawa mo, mahal na diyosa. May usapan tayo. Ibigay mo ang kapalit nito. Gamitin niyo ang laman nito para buksan ang lagusan, papunta sa bayang napapaligiran ng bagyo. Tayo na lahat, Oscar. Mahal na Diyos, ah. Alam kong ginawa mo yung para tulungan si Victor at ang pamilya niya. Pati ang buong Midgard. Nahanga-hanga ang iyong sakripisyo, mahal na Diyos, ah. Kailangan ko ng mga kasama dito. At gusto ko ang alaga mo. Hindi, hindi pwede to! Iwan niyo siya. Kung hindi, gugulo ang kuwento. At sama-sama tayong magbabaon.
Sigurado ko bang makikita to ng mga tao? Pati sa mga tumakas. At kay Hammerman. Kung may isa akong natutunan tungkol sa mga tao sa pamamalagi ko sa Midgard, yun ay napakahilig nilang manood ng telebisyon. Kung ganun, pasok ang mga biyag. Teka, ba't kami kasama dito? Di naman kami tumakas, ha? Haring Modi, naging tapat kami sa'yo. Pakawalan mo na kami. Kami ng mga anak ko. Tumahimik ka! Pare-pareho lang kayo mga mortal. Kaya dapat kayong turuan ng leksyon. Natakasan niyo man ang mga kawalan ko. Hindi kayo makakaligtas sa aking parusa. Ano daw? Anong gagawin niya? Sino nakatakas? Kayo! Baka alam niyo! Wala ka? Tita, pahinga na po kayo. You're not going to find anything there. No, Tim. I have to know what's happening outside of this town. Nakalimutan na ba nila tayo dito? I mean, look, nobody's helping us. Tiyata si Hammerman, nakalimutan na rin tayo eh. And for the record, ah, ayokong umasa dyan sa sinasabi mo kaibigan mong Diyosa. Ma'am, di ko papakailaman yung opinion niya, pero gagawin ho namin lahat para mapalis si Modi dito sa bayan na to. Kayo nang bahala dito. Yes, boss. Basta, ingatan niyo tong kaibigan ko, ah. Tulala pa naman to minsan. Uy, alerto 24 to, no? O, basta mag-ingat ka. Wait. Tita, we're wasting our time here. No, Tim. It's Gwen. And Lance, look. And you're Tito Hector. What? Sumuko na kayong lahat. Pati si Hammerman. Hawak sila ni Modi. Kung hindi, papatayin ko ang mga biyag dito sa harapan ninyo. Tita, calm down, tita. Dimas, my family, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Susuko na ba tayo? Kahit naman sumuko tayo eh. Kung di magpapakita si Hammerman, magagalit pa rin si Modi. Hammerman! Ibalik mo sa akin ang Mjölnir. Sacrificio rin sila ta Tosker para makabalik tayo dito. Kailangan mahanap agad natin si Victor Meloy. Hindi pwede mapunta sa wala lahat ng ginawa natin. Kailangan tagumpay tayo. Dapat makalapit tayo kay Gwen. Tapos ano? Papabugbog tayo? Dito mo ang dami-dami niya mga yan. Boyong, tara na. Kailangan natin mahanap si Meloy. O, teka, paano sila, Tim? Iiwan natin sila? Kami na bahala kaya, Victor. Kami pa ba? Ayun. Victor, ka na magkilala sa amin. Hanggat suot namin to, safe kami. Sige na, hanapin nyo na yung pamangkin mo. Tsaka yung Diyosang sinasabi mo. Sige. Sana makatulog siya. So, Tim, Iking, mag-iingat kayo. Huwag kayong gagawa ng mga desisyon na padalos-dalos.
Teka na yun. Dito na po tayo sa plaza. Dito ko po silang huling nakita. Meloy, mauna ka na lang. Ibigay mo tong pulseras kay Victor, ha? Hindi ko po kayo iiwan, Miss Is. Papay! Meloy, Sif! Dito, Victor! Meloy! Sif. Ayos ka lang ba? Masugat ka ba? Pagod lang ako dun sa paglalakbay namin ni Meloy. Ibig sabihin, kayo magkasama ni Meloy. Ikaw nag-alaga sa anak ko. Marami salamat, Miss S. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Niligtas po ako ni Miss S sa mga badgawal. Kaya hindi po ako agad... Kaya naghanap kami ng ibang paraan. Si Rototosker na iwan siya. Ang mahalaga nandito na kami. Salamat. Pero kailangan muna natin magtago baka makita tayo ng mga kawal ni Modi. Ano ginagawa ni Modi? Nag-ahasik na naman ba siya ng lagim? Mistress ng hostage siya ng mga babae. Kasama siya na Gwen. At papatayin niya raw sila kung hindi kami susuko at kung hindi ibibigay ni Hammerman yung Mjölnir. Ito mo ibibigay ang martilyo. Nakita ko kung gaano ginamit ni Moody sa kasamaan ng Mjölnir. Kaya kuya niya na ako sa kanya para pigilan siya. Ikaw? Hindi pwede magpunta sa kamay ni Moody ang martilyo, Victor. Pero paano yung mga hinostage ni Sif? Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Asan ka na, Hammerman? Wala ka na ba talagang pakialam sa bayang ito? Kaya pinabayaan mo na sa... Siyempre! Siya tayo, Victor, basta-basta umakyat dyan. Nandito ko tayo. Yung. Sige, pasok mo na si Miss S sa loob. Ah, sige. Ako na mahala sa plaza. Saan ka pupunta, Victor? Kung sabihin, ibabalik mo na naman kay Modi ang martilyo. Hindi ko pa alam, Sif. Hindi ko nga alam kung matatawag pa pang Mjölnir. Di ba nga sabi mo, iba na itsura nito. Kung sinong may hawak ng guwandes, siya lang ang makakatawag sa Mjölnir. Kaya ba hindi makita-kita ni Modi ang martilyo? Desisyon mo yan, Victor. Alam ko gusto mong tulungan ng mga tao, pero mas malaking kapahamakan kapag napunta sa maling kamay ang Mjölnir. Huwag ka mag-alala, Sif. Gagawin ko lahat na makakaya ko para sa ikabubuti ng lahat. Bayong, mag-ingat ka. Yes, mga boss. Sige na. Pumasok na kayo. Baka makita pa kayo ng mga kawal. Tara, Miss S. Sige na. Dali mo na ba? Kaya yata ni Hammerman, hindi ko tutok pa rin ang sinabi.
Pasensya ka na, Gwen. Hammerman! Makinig ka! Tutuloy akong babaeng ito kapag hindi ka nagpakita. Tinig ko maingay. Sino kayo? Jota, ano ginagawa mo dito? Pigilan mo si Modi! Hindi ba nakikita ginagawa niya sa stepdaughter ko? Katapusan mo na! Gwen! No! Si Hammerman, sana tapusin ka agad ni Hammerman ang laban nito. Di tayo nakasigurado. Kung gusto mo iligtas ang mga taong to, sa Asgard tayo maglalaban. Kung manalo ka, mananatiling ligtas ang mundo mo. Pero kapag nanalo, hindi lang ako magiging hari ng ito. Pero hari din ang mundo ito. Hanggat nasa kanya ang martilyo ni Thor, hindi siya matatalo. Ilagay mo sa loob ng kaong yan, Mjölnir. Kumanda ka, Hammerman! Ano pa hinihintay niyo? Tugon! 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 Alin niyo! Nakasamba ka niyo. Dahil mahina kapag hindi maawin ang Mjölnir. Ngayon, sinong naharapan sa Mjölnir? Sa isang lampang talunan tulad mo, ang pinakamalakas na hari sa lahat ng mundo.